Puno na nga dyan, partner, mm-hmm. ang ating top story of the weekend. Ito nga pong naging mga pahayag ni mm-hmm. Vice President Sara Duterte. Makakakuha po tayo ng reaksyon mula po sa Integrated Bar of the Philippines. Makakasama po natin ang kanilang past president na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Good morning po, Attorney. Si Christian po ito at si Victoria. Welcome back po. Good morning, sir. Good morning, Christian and Victoria. At magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Opo, at ilinaw po lang, Christian. Yes, sir. This is I'm a former president. Former president. IBP does not have an official stand on this matter. These are opinions from a lawyer. Okay. Who just happened to be a past president of the IBP. Okay po. Thank you po sa clarification, attorney. Opo, so bilang abogado, no, attorney, on a standpoint of a lawyer, ito mga naging pahayag po na unang-una ni Vice President Sara. Ano ba ang nakikita po natin na legal implications po nito galing sa isang vice-presidente po? Well, of course, it is very sad. It is serious. Siya mismo nagsasabing it is no joke. It is very sad. It is very disruptive kasi maraming problema ating bansa. Sana yung mga hinalal nating matataas na opisyal, imbes na mag-away-away, magtulungan para bigyan ng solusyon yung matataas na presyo, yung mga biktima ng sakuna, yung West Philippine Sea, yung ating ekonomiya, at iba pa, no? So it is very unfortunate. It is also inappropriate, if I may say, lalong-lalo na Vice President ito, for her to be doing and saying those things, no? It's also very revealing, no? Na talagang malala na ang sitwasyon dito sa dating mga magkakaibigan at magkakasama sa politiko. It is very sad, nakakalungkot, sapagkat inaasahan nating taong bayan na yung ating hinahalal at gumagamit ng pondo ng kaban ng bayan eh positive at yung isusulong yung kabutihan ng lahat, hindi itong away nila, no? I suppose from the point of view of the First Lady, kasi meron siyang mga kwan binitawang very serious allegations of offenses, criminal acts on the part of the First Lady. If it is not true, then it could be libelous, no? Sa aming profession naman, dahil abogada ang ating Vice President, it might amount to a violation of Canon 1 ng aming profession na a lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and for legal processes. Kung ikaw ay mangongontrata ng isang tao, isang grupo na papatay kung may mangyari sa'yo, eh hindi naman yan respect for law or for legal processes. Mm-hmm. So that is very unethical conduct, not only as a lawyer, but baka dun din sa RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Apo, itong mga serious na pahayag po ni VP Sara, kung sakali po na ang gobyerno ay kumilos dito, sino po ang dapat manguna, sir? Kung mag-investigate pa ba o magpa-file na directly ng case? Well, kahit walang utos, eh yung Presidential Security Command. Kasi trabaho ng mga yan, naprotektahan ang presidente, vice president, at yung mga ka-level nilang dignitaries na pupunta sa atin. So, yan naman, hindi lang naman yan kagaya ng pulis na action mag-investiga kung may nangyari na. So, mga preventive, dapat i-verify nila, meron ba talaga, sino ba itong kinontrata niya? Kasi malinaw yung kanyang sinabi na mayroon na siyang kinontrata. Hindi nga lang niya sinasabi kung tao, isang tao o grupo. So dapat, tignan nila kung totoo yan, mag-investigate, at kung meron man, kinakailangang they take preventive action. So yan. Pangalawa, yung First Lady. Kasi siya yung private offended party dun sa libelous, maaring libelous remarks niya. Kasi sabi niya, siya yung pasimuno nung panunukol dun sa mga kawani ng gobyerno. Siya pa nagturo sa kanya. Okay. Pangatlo naman, yung Department of Justice. Kasi merong possible
violations ng revised penal code. Yung iba sinasabing grave threats, yung iba naman sa tingin ko mas plausible yung attempted murder. Kasi when you contract somebody to kill particular persons and you agree on it already, eh baka mahulog na attempted stage yan ng murder. Sa aming mga abogado naman, any citizen, any lawyer, or even the Supreme Court and the IBP can by itself, without a complaint, investigate itong ginawa niya. Si number one, unethical conduct yung pagmumura. At marami ng mga abogado ang naparusahan dahil sa pagmumura. Pangalawa, ang unethical conduct din, yung pag-agrabyado ka o kaya sa tingin mo may threat sa'yo, ang gagawin mo, mamamontrata ka ng isang tao, isang grupo, para patayin din yung tatlong tao. And that's not respect for law or legal processes. That violates Canon 1 of our Code of Conduct of bilang lawyer. So ito yung mga posibleng legal implications or legal moves na kaharap niya. Pwede rin yung political, yung impeachment. But that is left to the wisdom and discretion of the lower house, mga congressman. Apo. Pero on the other side din, attorney, na-mention nyo rin kanina, no, si VP, dun sa mga binanggit ni VP Sara, meron din siya mga binitiwang accusations, di ba? May mga binanggit siyang official, si First Lady, may binanggit din siyang mga sobre. Do you think kailangan din tong imbestigahan naman din on the other side ng mga official? Kasi although lahat tayo nakatutok doon sa mga mabibigat niyang threat, pero meron din siyang binanggit na mga accusations. Sino din ang dapat na tumingin doon, attorney, sa mga sinabi na yun ng Vice Presidente? Magandang punto yan. No? Very serious yung kanyang sinabi. Ang problema lang kasi, sabi lang niya, wala siyang pinapakitang dokumento, walang supporting evidence, walang corroboration. So, kung talagang totoo yun, ang maganda rin niyang gawin, eh, ilantad niya lahat yan. Kasi pag nandyan na yun, kung mga may meron ng sapat na basehan, pwede rin niyang imbestigahan ng Kongreso, pwede rin imbestigahan niya ng Ombudsman at kung sino-sino man. Hindi rin ho kasi na dahil may sinabi ka lang na ginawang masama o krimen isang tao, kaagad may investigasyon. You have to offer enough quantum of evidence para naman nakikita ng investigador na merong patutunguhan ito. Hindi naman lahat kasi ng allegation eh papatulan ng mga investigador ng PNP o ng DOJ o kaya ng Ombudsman. Kinakailangan naman, meron kang corroborating evidence, meron kang mga dokumento. Gaya ng nangyayari ngayon sa yung mga investigasyon, halimbawa Quadcom ng Kongreso o yung ginagawa ng kapulisan at ng DOJ na hindi lahat ng paratang eh papatulan. Kinakailangan, obligasyon din ng nagpaparatang na isantad yung mga supporting documents or supporting facts or witnesses para naman makumbinsi that this is worth investigating. So, attorney, do you agree with Malacanang na to call it active threat itong pahayag po ni VP Sara na meron nga po siyang kinontrata na? Yeah, of course. hindi, sabi niya mismo, it's not a joke. Plus, maintindihan ko sana kung isang tricycle driver ang magsabing nangontrata na ako na may papatay sa presidente, vice president at saka speaker of the house. Eh medyo kalokohan lang yan, paghahampog lang yan. Eh ito vice presidente at malinaw na meron silang away. So it is an active threat. So maganda na natignan nila. Whether or not it amounts to yung grave threat na criminal under the revised penal code is another thing. They have to look into that. Or baka nga mas appropriate yung attempted murder. Kasi nga, yung sabi, pagpapatay ka ng tao at mangontrata ka ng papatay, murder yon. So, has it reached the attempted stage? Yeah. Opo. So, we understand na trabaho lang yan ng Presidential Security Group. Kasama yan sa kanilang standard operating procedure pag may nasasagap sila na ganitong mga balita so that they can take precautionary measures, they can take preventive or even measures to neutralize the threat. Opo.
Sir, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang camp, kapag meron siyang binabanggit na ganito kabigat, halimbawa na statement, may papapatay siya or something, after a few days, they sweep it under the rug. Sinasabi nila, joke lang, he didn't mean it, ganyan. Si ang camp po ba ni Vice President Sara Duterte, yung ganitong ka-serious na allegation, pwede ba nilang sabihin na, ay hindi, ano lang yan, out of emotion lang yan, joke lang, half-meant lang yung kanyang sinabi? Pwede lang sabihin, pero sa nakita natin publicly, very real, di ba? Live, kumbaga, siya mismo ang nag-ano. So, you cannot, hindi pwede yung you violate a law or you cross the red line, kumbaga, and then later, ay, joke lang yan. Di ba, we've seen the terrible consequences. Sinasabi nun, joke lang yung sabing pagpapatayin yung mga drug pushers, drug addicts, 6,000 sa bilang ng PNP, 30,000 sa bilang ng mga human rights groups na pinatay, na hindi na kinasuhan, kundi pinagpapatay na lang. Joke ba yun? Diba? So, ganito rin ito. Mm-hmm. Kung natuluyan at pinatay ang first lady, o kaya speaker, joke ba yun? At siya na mismo kasi, ano sabi, hindi ito joke, seryoso ito, totoo ito. So, we have to believe her. Unless ang isang aspeto dyan, nababaliw na ba siya? Pag ganun, siyempre, ibang ano na yan, if there's a mental problem or psychological problem, it's for the experts to determine. But apparently, hindi naman, di ba? So, nobody can say it's a joke. You know, it's the same thing like nood yung mga DDS at mga ganyan, sinasabi ng mga underlings ng presidente noon na hindi, wala yan. Eh, nung nagsalita siya sa Quadcom, sa Senate, so, oh, meron yan. Eh di, malinaw na nagsisinungaling yung kanyang mga lower ranking officials noon. So, we should learn our lesson. We hope and we pray na hindi niya itutuloy ito, hindi ito totoo, but we have to start with what is coming, kumbaga, from the horse's mouth. Mm-mm, opo. Sir, doon naman po sa paglilipat kay Attorney Zuleika Lopez na Chief of Staff ni VP Sara from the detention facility ng House to the correctional, hindi ba yon extreme na measure or na move? Kasi she was detained dahil sa contempt order. May ganun bang rules ang House na pwedeng dalhin na lang agad sa correctional? Hindi naman bawal yung ganun. Hindi naman extreme under the circumstances. Normally, yung Senado, yung House, they have provisions for detention facility kung sa tingin nila contemptus yung conduct ng kanilang mga invited resource persons or witnesses sa kanilang mga legislative hearings. So usually, dun yan ilalagay. Bakit dun? Para madali lang, malapit lang siyang dalhin. Doon naman yung venue ng mga hearings. Pero, for example, high risk yan or it creates trouble o kaya hindi na nila kayang i-ensure ang security ng detention facilities nila o kulang na, pwede naman nilang ilipat sa mas secure na detention facility. In this particular case, wala naman sanang problema. Kaya lang, pumunta doon yung vice president at ayaw na niyang umalis doon. Ang kanyang rason, mag-aabogado siya para sa kanyang chief of staff at magpakita ng suporta sa kanya. Ngayon, umantong na dito sa mga public pronouncements, mga hidwaan na among a particular congressman at yung House of Representatives, yung kanyang kapatid. So, there is also reason under circumstances. Sige, para wala nang problema, doon na lang muna siya sa women's correctional facility. So there's nothing wrong with that as long as it is with reason. At ang importante, secure naman at hindi naman masasaktan, hindi nanganganib yung kanilang witness doon. Dito kasi sa nangyayari, nagkakagulo na sa batasan mismo. So, I think it is prudent for them to transfer muna para hindi mawasak naman unnecessarily yung integridad ng batasan grounds.
lalo na meron din mga congressman siguro na ano kay Vice President. Pangalawa, itong it is now becoming a venue for her para mag grandstand o mag-issue ng ganito. So it is well within their discretion. Opo. So sir, sakasakali, ang pwedeng mag-complain lang dito eh yung kwan eh, yung witness. If she feels she's okay naman, di walang problema, di ba? Kung nung nagkasakit nga siya, dinala muna siya sa hospital. So ang importante dito, secure siya at ma-preempt kung anumang kaguluhan. Mukhang it is now brewing into not only sa media o kaya social media o mass media, pero baka nga mag-rally-rally o kaya may mga forcible attempts, mga ganyan. I think it is more prudent mailagay siya to a more secure facility. Kasi sa batasan, hindi naman yan designed to be detention. Ang temporary lang dapat yan. So kulang sila ng gwardiya at, you know, para siguro hindi maguluan yung usual business ng batasan. Opo. So sir, doon sa, kasi nagkaroon ng parang madaling araw na press con itong si Attorney Lopez with VP Sara. Sabi ni Attorney Lopez, may abuse of authority yung House of Representatives doon sa pagta-transfer sa kanya. So, well within the ano naman pala, the guidelines or the rules yes, ng House yon. What Attorney Lopez can do, you file a petition sa Supreme Court. Mm. And in many cases kasi, the Supreme has said na yung legislative branch, they have the discretion kung saan nila tingin appropriate under the circumstances, ilagay muna, i-detain muna yung kinokontent nila. But if it amounts to an abuse, in a few instances also, pinagsabihan ng Supreme Court na hindi tama ang ginawa ng Congress. Only the Supreme Court can do that for us. They have to balance. May malinaw na batas sa Konstitusyon at iba pang mga batas. Malinaw yung circumstances. Both parties will have to explain at decision ng Supreme Court. Ang mahirap lang sa Supreme Court, siyempre, matagal mag-desisyon, tapos na itong controversy na ito, wala pa silang desisyon. But in a few instances, kahit tapos na, hindi na kailangan ng desisyon, naglalabas pa rin sila para in the future, there will be better guidance for all parties. Pero siguro, attorney, yung timing, kasi di ba gabi ba o madaling araw is-nerve yung order na ilipat siya ng facility, pwede ba yun, attorney, this oras na ng gabi? Pwede yun kasi nga, it is to address an impending situation. Kasi yan, hindi naman basta-basta na susulpot na lang doon ang Vice President. You know, it is the premises of another branch of government, co-equal branch with the executive branch. So sasabihan, siyempre, yung leadership ng Korea, bibisitahin ko yan. Mm-hmm. So that she will be given the due courtesies at security arrangements kasi she has to be protected also while she is in the premises of the House of Representatives. So normal lang yan. It's part of protocol. So alam nila kung ano. Plus siguro, meron din silang nasagap mga balita. Hindi natin alam kasi wala pa naman. For them to decide, delikado ito, hindi maganda, let's avoid trouble, ilipat na lang natin siya doon. Mm-hmm. That is left to their discretion. Now, yan, lahat ng mga rason na yan, kailangan ilalabas ng magkabilang panig lahat ng argument. Kung may petition sa Supreme Court o any court regarding this matter. Apo, si VP Sara Attorney nagpepresenta na magsilbing abogado ng kanyang mga staff pero bawal pala, no? Pakipaliwanag lang, Attorney, ano bang sinasabi ng batas tungkol doon? Bawal yun. Malinaw naman. Kaya nga tayo nagtataka kasi kasama nating abogado si VP Sara. Malinaw kasi sa Article 8, Section 15 ng ating Konstitusyon that the President, the Vice President, Cabinet members, their deputies and assistants, yung ating mga members ng Constitutional Commission, yung Ombudsman and his deputies, mag-governors, city and municipal mayors, hindi sila pwedeng mag-practice ng profession nila while they hold office. So malinaw yan na provision ng Constitution. Mukhang nakaligta ang maalala ng kampo ni Vice President Sara. Nung sinabing nag-o-office siya, ang rason niya, abogado ako ni Lopez. Eh, bawal po yan.
Kasi abogado nga si VP Sara. Tsaka, di ba, attorney, parang ano rin kasi, ano, no? Ang iniwasan doon yung dahil official sila, baka maging influential sila doon sa mga tao na ide-defend nila kung maging abogado sila. Correct. Yun yung in many decisions of the Supreme Court, nung nagkaroon ng controversy kung applicable ba yan o hindi. Ang sinasabi, ang purpose nito is to remove any possibility of undue influence or eliminate the possible use of government office for personal gain at saka to ensure impartiality. So ito yung mga rason kung bakit hindi pinapahintulutan ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na maging abogado na to defend whoever they wish to defend, di ba? Mm-hmm. Pangalawa, medyo baka nakaligtaan din ni VP Sara na yung abogado pwede rin may conflict of interest, di ba? Mm-hmm. Kasi nga a witness ito ang pinag-uusapan, yung mga acts at mga alleged mga crimen or irregularities sa opisina ng Vice President. Ibig siya. Eh, kung mag-abogado ka sa isang witness o sa isang ano, eh, it might be in conflict with your interest, personal interest, kasi yung opisina mo ang tinutukoy eh. Mm-hmm. Diba? Eh, baka yung gustong sabihin ng witness, hindi na kumporme dun sa iyong sariling posisyon on the matter. Kasi involved ka dun sa kaso, di ba? Mismong opisina mo ang kanilang tinitingnan. So, that could be, or that may be a situation of conflict of interest na considered unethical conduct. Again, under the Code of Professional Conduct and Responsibility ng mga abogado. Opo. Attorney, how about yung pag-refuse po ni Attorney Zuleika Lopez na basahan siya nung transfer order at alisin siya doon sa detention facility without her lawyers? Doon sa video kasi pinipilit na siya nung mga staff ng, I think, Sergeant at Arms, and House Sergeant at Arms yun na dalhin na. Pero may basis ba yung kanyang pag-iit na hindi, kailangan nandito muna yung lawyers ko? Number one, intindihin ho natin na yung hearing ng House of Representatives o ng Kongreso, hindi yan criminal court, hindi criminal case. So, yung the constitutional right to a lawyer pertains only dun sa mga criminal, dun sa mga criminal procedures. So, ito, ano naman eh, it's just a legislative inquiry. So, hindi naman absolute necessity yung presence, hindi naman siya inaakusahan ng krimen eh. Hindi naman siya, isa transfer lang siya for security purpose. So hindi naman kinakailangan. Kung most of the time pinagbibigyan yan, kasi wala namang problema, mangunsunta ka sa abogado, hindi tumawag ka, ganyan. But the presence man ganyan, hindi naman. Unlike yung mga detention prisoners, yung mga suspects na naaresto, eh talagang malinaw yan din sa ating konsensyo. Ito naman, hindi sila, we have to understand that they are not charged of any criminal offense. They are public officials or citizens who are called upon by Congress na magbigay linaw, please kayo dito para tingnan namin kung tama ba yung batas, sapat na, at meron pa bang magagawa ang Kongreso para maayos at maiwasan yung ganitong mga pangyayari na mga anomalya. Parang ganun yan eh. So, I understand siguro yung kanyang apprehension, baka may mangyari sa kanya, but I don't think naman yung mga congressman while in their custody may mangyayari sa kanilang wisma. Talagang malaking responsibilidad din yan sa kanila. And I don't think they would get to that. You can protest siguro, but at the end of the day, they have a clear power to do those things. As I said again, kung may abuso, meron ka namang remedyo. You bring it to court, and the courts will decide whether or not, hindi ang abuso ordinary, grave abuse of discretion. Ibig sabihin yan, walang kabase-basehan na batas o logic o kaya facts or circumstances yung ginagawa nila. Eh dito naman mukhang meron. So, kaya mahirap na
mag-succeed yung grave abuse of discretion cases. Kasi hindi lang ho yan yung tingin nating ordinaryo mamamayan na o layman na basta may abuso yun. It has to be for the Supreme Court or the judiciary to intervene and stop it. There must be grave abuse. Walang kabase-basehan yung kanilang ginagawa. Apo, pero attorney, yung mga ganitong uri ng pahayag, kahit hindi man si VP Sara, para sa isang abogado na naglabas ng ganitong pahayag directly stating a threat against the sitting president, ground na ba yon for disbarment? Pwede na bang maging ground for disbarment yung ganun? Oo. Halimbawa ako, ngayon sa pag-uusap natin, sasabihin ko sa iyo na sa inyo, publicly na ako, si Attorney Cayosa, meron akong kinontrata na papatayin si ganito, ganito, ganyan. Ano yan? It is contrary to law and legal processes. Mm-hmm. As a lawyer, kung sa tingin mo na agrabyado ka, nanganganib ka, you have other recourses. You file the case, ng ganyan, but not to resort to violence, to murder. Yun yung sinasabi niya eh. Pangalawa, yung pagmumura, halimbawa ngayon, nag-uusap tayo at nagmumura na rin ako. Aba, kinabukasan, mamaya, hapon, pwede na yung kung sino man nakarinig, padisbar natin yan si Attorney Cayoso. At yan, ditinggin talaga ng Supreme Court o kaya ng Integrated Bar of the Philippines, yung mga Board of Governors nila. Kasi marami na kaming mga, hindi naman dinisbar yung iba, yung iba sinuspend, yung iba winarningan. Yung iba nga, dinisbar na kasi paulit-ulit. Alam niyo na siguro yung aking tinutukoy, di ba? Isang notorious na dating ex-lawyer. Eh, talagang napuno na kasi patong-patong na ang mga kaso na niya at hindi na siya natuto. So, it can be a ground as to whether gagawin yan ng isang complainant o by themselves ang Supreme Court o ng IDP gagawin, kasi meron ding power ang Supreme Court o kaya ang IDP na motu proprio investigate and punish or discipline kahit walang complainant. So we leave it to them. Nakakalungkot lang kasi kasama namin sa profession ang ating Vice President. We can commiserate with her, kanilang political troubles ngayon. We pray that this is not a meltdown. Eh, kung yun man meltdown sa kanya, pagdasal natin at maganda siguro na, you know, she consults the medical profession or psychiatrist. Kasi unthinkable yung ganito eh, di ba? Unthinkable ito. At for us, kayo sa media, sa taong bayan, yung, siguro yung iba, tingin nila parang telenovela, but we should not look at it that way. We should look at it with more sobriety at yung panawagan natin, yung magkalma lang, and at the same time, please comport yourself as a responsible public servant and as professional lawyers. Okay, attorney, maraming salamat po sa magandang pagpapaliwanag ng ating batas at tututukan pa rin talaga natin itong issue nito. Maraming salamat po, attorney. Good morning po sa inyo. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Yan po si Attorney Domingo Egon Cayosa. At least, partner, nakakuha tayo ng legal perspective. At si Attorney Cayosa nga po ay past president din ng Integrated Bar of the Philippines. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.